Mga ka-taxpayer kong minamahal, magandang panahon po sa inyong lahat at welcome po tayo sa napakaganda ho nating i-discuss sa araw na to. Yan po ay tungkol sa statement of management responsibility na taon-taon na lang ay isang malaking problema. Kaya ako, ito ho'y pagbubunyag kasi po ay inaayos ko lang itong aking monitor. magandang araw sa iyo, Roger Nueva. Diyan po si Roger Nueva. So, ang problem po kasi ngayon, mga ka-taxpayer kong minamahal, is yung pong maling pag-intindi o pag-comply sa Revenue Regulation 3-2010. Yan po ang topic natin. Ipinagbabawal na teknik. Ayan po. Maliwanag naman po yung gusto ng BIR, mga ka-taxpayer kong minamahal. Ito po ay mga ipinagbabawal. At ang ipinagbabawal po, ay nandito na, nakasulat na eh. The problem is, hindi naiintindihan ng mga taong nagbabasa o nung mga taong binigyan ng pagkakataon na i-implement. At sino yung mga taong binigyan ng pagkakataon na para ma-implement ito? Karamihan po sa kanila ay mga Certified Public Accountants o CPA. Itinuturing po sila na mga professional, ayan, competent. Isang pagwa-warn o warning para ho sa mga taxpayer. Bago ho kayo kumuha ng isang CPA, i-check nyo muna ho kung meron silang kaalaman sa larangan ng taxation. Kasi po, sa 35 years ko na pong pagpa-practice, ang karamihan po ng problem ay nag-u-originate sa ginawa ho nilang financial statements. Yan po ang katotohanan at yan po ay mananatiling katotohanan kung kayo po ay hindi magbabasa ng mga ipinagbabawal na teknik. Yan lang po yun eh. Napakasimple, napakadaling intindihin. So, ano ho yung ipinagbabawal na teknik? Nandito po yan. Nakasulat. Yan. Hindi ho tayo nanloloko kasi wala namang mapapala sa panloloko eh, di ba? Ang daigdig ngayon natin, ang ating universe ay punong-puno ng mga manloloko galing po sa mga bilyonaryo at pharmaceutical firm. Andi dito po ang ating kapatid ko to, si Jocelyn T. De Vera. Magaling pong bookkeeper yan at compliance officer pagdating ho sa taxation. Ayan, tinitrain ko ho yung kapatid ko para maging independent at self-reliant pagdating ho sa kanyang hanap buhay. So, mahina daw ang signal ko, sabi dito sa aking monitor. So, pag-aralan ho natin muna, batas ho ito, sir, batas. Pero, ang tawag ho sa batas na to, yung nasa babang batas, administrative rule, gawa ng administrative agency. At yan ang tawag ay rule making policy. So, ibig sabihin, ito po ay contrary sa law at kung ito po ay makakasakit sa inyo, nasa inyo pong option kung gagamitin nyo o hindi. Nandito rin po si Josephine Samson Vidal, nagsasabi ng magandang at mapagpalang umaga. Nandito rin po si G. Santander. So, pag-aralan po natin, ayun. Alam nyo yung hindi pagsunod ho dito, ayan, meron hong karampatang parusa. At sinasabi na nga dito ng ating butihing BIR, ito ho yung i-apply sa inyo. Ayan. Alam ho ninyo, merong pag pinuntahon ho nyo yan, ang ibig lang sabihin yan, 6-month imprisonment. Pag hindi imprison, mali pa spelling ko, jail.
tinamad. Oh, jail term. Yun. Yan. So, yun ho ang ibig sabihin yan. Okay. So, may problem ho dito ay yung mga CPA. Bago sana kayo magpapirma, kasi marami na akong Sir, pipirmahan ba namin ang statement of management responsibility na pinipilit ng CPA? At sabing ganun eh, hindi sila mag-i-issue ng auditor's report kung hindi muna namin, prior to the issuance of auditor's report, kailangan muna naming pirmahan ang statement of management responsibility for o annual income tax return. Pang BIR ho yun. Pag sinang for annual income tax return, pang BIR. Pero meron pa hong statement of management responsibility for audited financial statement. Pang SEC naman yun. I-discuss ko rin yan. Nasa part 2 na ho tayo. Yung part 1 na discuss ko na. So, ang nandito dito? Ayan. Sabi dito, contents and format ng management responsibility. Okay. So, ang letter A, ang sabi rito sa letter A, primary responsibility ng taxpayer. Ang alin? Ang paggawa, ayan, primary of the, iyon, since the annual income tax return is primary responsibility of the taxpayer, this shall be accompanied by statement of management responsibility. So, dito sa letter A, ini-establish kung sino yung mayroong criminal at civil at administrative liability. Tandaan po ninyo, yung statement of management responsibility is liability. Oh, maliwanag ho yun. So, ini-establish niya. At marami na ho ito. I-google nyo lang sa court cta.gov.ph cta.judicial.gov.ph ata. Basta court of tax appeals. I-google nyo lang na napakadami na hong kaso na ginamit ng BIR na batayan upang i-pinpoint kung sino ho yung dapat naparusahan criminally, administratively, and civilly pagdating ho sa annual income tax return. Of course, meron hong itinatagong sikreto ito eh, na i-reveal ko sa part 3. Dito muna tayo sa part 2. So, sabi dito, required daw, kasi ang ginamit na word ay yung salitang shall. Sabi nga, ano sir ang pagkakaiba ng shall at saka should? Eh, problema mo yan, mag-google ka. I-google mo. I-google mo, pogi. So, ngayon, susundin natin yung number 2, which is important. Sabi dito sa number 2, all taxpayer required to file annual income tax return under the National Internal Revenue as amended shall be required to submit a statement of management responsibility as follows. Ayon. So, ang ginamit na wording dito is all taxpayer shall. So, ang taxpayer kasi ay nahati doon sa definition na person. Ang person, defined sa tax code na corporation, trust, estate, and individual. So, yan ho yung composition ng taxpayer. So, kung kayo ho ay nabibilang dyan, kailangan ho ninyong gumawa o mag-submit ng statement of management responsibility. So, ako ho, gumagawa rin ako ng statement of management responsibility. Pero, yung statement na nandito sa loob ng state, mahaba kasi yan eh. Ayan, mahaba yan. O yung kung gusto ng BIR collection manual, 322 pages to, pwede ho kayong mag-download niyan, libre. Ang makukuha ho nyo yan is, napakadaming informasyon
na makakapag-reduce ho ng taxes nyo at makapag-a-avoid ng criminal, civil, at administrative penalties ng BIR. So, balik ho tayo dito, pag-aaralan natin, isa-isa yung mga nakasulat dyan. Oh, na hindi ko na ipakita sa'yo, sa inyo. Ito po nga pala yung, ano, yung QR code kung gusto nyo ng BIR collection manual. Andiyan din yung assessment procedure. So, ito po yung pag-aaralan natin ng malaliman. Okay? Sa part 3, pag-aralan natin itong content. Okay? Lahat ng part 3 and part 4. So, ngayon, na sinasabi ko lang ho dito, it is unfair. Sabi ko, choose your CPA wisely. It is unfair na yung CPA ninyo gagawin kayong hostage dahil ayaw nyo hong i-hostage niya yung inyong yung kanyang auditor's report dahil lang ayaw nyo hong pumirma ng statement of management responsibility. Bakit kailangan niyang i-hostage yung inyong annual income tax return pag hindi ho kayo pumirma ng statement of management responsibility? Kasi po, umiiwas ho ang mga CPAs makakasuhan ng kriminal. Yun lang ho yun. Number one. Number two, ayaw nilang maging responsible doon ho sa kanilang audit. Napaka-unfair. Kasi, tsaka unjustifiable eh. Kinuha ka, ikaw CPA, gusto ko lang kausapin ng mga CPA na membro ng malalaking organisasyon. Kinuha ka ng taxpayer for the purpose of correcting them. Ha? And huwag kang makipag-connive sa kanilang katarantaduhan. Diba? Meron akong kakilalang CPA. Siya yung kagagawa ng statement of value-added tax summary list of sales. Alam mo, ginagawa, ang inisinusulat dun sa customer name, various customer. Ang isinusulat dun sa TIN ng various customer, 00001. Mali eh. Alam mo ba, sabi ko sa CPA na kausap ko, pag ikaw ay nag-file ng incomplete or nag-supply ka ng incomplete, incorrect information, 6 years imprisonment ka ako yung tao, yung taxpayer. Binabayaran ka ng kompleto, trabaho mo incomplete. Ano ba naman yan? So, sa darating ho ng April 15, palitan nyo na ho, mga ka-taxpayer kong minamahal. Suggestion ko, magpalit ho kayo ng accounting period. Huwag calendar. Pag kayo ho corporation, one person corporation ho kayo, or corporation kayo, cooperative, basta non-individual. Magpalit ho kayo ng accounting period. Never. Wag ho kayong gumamit. Wala ho kasing benefit sa paggamit ng calendar year. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. So, ilalabas ko ho yung technique, ang pinakamagandang technique. Ang pinag-uusapan kasi natin dito ay ipinagbabawal na technique. Ano yung pinagbabawal na technique? Sinasabi ko, yung hindi mo pagsunod doon o hindi mo pag-intindi sa Statement of Management Responsibility sa part 3 natin gagawin, yung hindi mo, isa pa sa mga pinakamagandang technique, yung pagbabago ng inyong accounting period, which is i-discuss ko sa susunod. So, masyado nang mahaba itong aking pagdadaldal. Mga ka-taxpayer kong minamahal, peace and happiness be with you for life. See you later.